Right, so a positive day, Jelievers. This is Dr. GGT Sunga from Mike and Jane's Project. Magandang umaga sa lahat ng Jelievers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. GGT Sunga. And sa lahat ng gusto magpa-coach sa atin, online or personal, and if you want to advertise, start, or improve your business and you need consultant, message ka lang, 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. GGT Sunga. And ngayon ay meron tayong isang personal coaching mula Manila pa si Sir. Mimit natin dito sa Robinson's Pampanga and we'll be doing our second e-course. Yay! Palakpakan po. Second e-course natin on how to become a social media manager. Yes! So, sa lahat ng mga gusto may side job, we'll be doing e-course with Ma'am Sab. Hi, Ma'am Sab. See you later. Si Ma'am Sab po ay ang bagong member ng GDS Corporate Training natin. Siya po ay graduate ng course ni Ma'am. Basta, graduate po yan ng Mapua and meron kami mga projects. Okay? Ganyan talaga yung mga kinukuha ni Doc. Manila-based ang ating mga member ng aking I Can Change. Pinaunahan niya ni Ma'am Joyce. Hi, Ma'am Joyce. See you Tuesday naman. So, iba naman ang aming ano ni Ma'am Joyce. Iba na ang aming mga projects ngayon. Pampaganda na. Papakulahin na doon ako ni Ma'am Joyce. Anyway, ganito ang gawin natin. Ngayon, alis kasi kami kasama yung mga kapatid ko. Una ko si Dozer 2. Day 4 mo na. Kahapon nawala eh. Si Aling Tisay. Asa si Aling Irene? Saka, yun si Aling Irene. Okay. Papunta, idadaan lang po nila ako ngayon sa Robinson's Pampanga. Then after that, pupunta na po sila sa Uniprint. So, kukuha na tayo ng t-shirt printer. Yay! Palakpakan! Right, so, nag-expand na yung ating overland business. Ngayon nga, nag-text yung aking isang assistant. Maray tayo assistant, no? Nabuburnan tayo sa assistant. So, hindi na tayo pipila sa BIR, no? Sa, ano? Permit, no? Oh, yung BIR nagpunta sa... Hindi naman. Sa mayor's office, hindi na. So, meron tayo sa naglalakad. Team naman ni Ma'am Leng. Ma'am Leng, thank you, ha? So, ikalawang business na natin to na siya yung nagre-register, siya na rin ang ating CPA. So, salamat sa aking accountant. Ha? May sariling accountant talaga si Doc. Thank you po. So, na-register na Doc Gigi's Clothing Trading. Yan. So, ready na tayo to franchise yung ating mga yung ating business ni Aling Tisay sa overrun, iba pang items. No, marami kaming ipapa-advertise, isasama sa franchise. So if you want to franchise our business, open kami anywhere in the Philippines. Minimum of 100,000 to 150,000. So you can choose a package, okay? Isa sa mga packages niyan ay isa sa mga kasama ay kasama si Doc G na pupunta or si Aling Tisay kung malapit lang. So dalawa kami, kukos namin kayo, i-arrange namin yan. Sa opening nyo, nandyan kami. Okay, ni Aling Tisay. Okay? Artista na si Aling Tisay. Magka YouTube channel na to eh. Ayaw lang makinig sa anong pasari-sari store eh. Anyway, so ngayon ay tinatanong ko siya ngayon, nag-brainstorming kami. Kasi ang nasa pipeline namin ngayon is magkaroon kami ng t-shirt printing and isusunod na namin si ang tawag dito, car wash. Pero sabi ko sa mga, then di natin lang, baka magkasalon tayo. Di natin lang, barbershop. Yung barbershop, nasa na? May barbershop pang dami, no, Doc? Are you okay? Yeah, sabi mo, slow down. Slow down, kaya ganito nga gagawin natin. Naka-plan lang naman yan. Kaya tinatanong ko si Aling Tisay, sabi ko kasi, naka-hold muna si car wash, okay? Palalawigin muna namin uli. We will be using the same formula dito sa t-shirt printing. Kung anong ginawa naming formula sa overrun business, we'll just be repeating that dito sa aming t-shirt printing business, okay? So, Aling Tisay, ilang buwan ba bago naging matagumpay ating overrun? Nag-start po tayo ng May, okay. Oo, tapos nag-boom siya talaga ng September. So, ilang buwan po yun, kapatid? May. June, July, August, September, 4 months. 4 months lang, okay? So in 4 months, nakita na natin ng tagumpay, di ba? Oo. Okay. So bali po, sa loob ng 4 months, parang nakuha mo na yung capital mo. Mm-hmm. Bali lumalakad, yung ngayon na lang, parang pinaka-interest na lang natin yun. Oo, nakuha na natin yung ano. So doon sa 4 months na yun, marami kang ginawa, kapatid, no? Oo. Ano sikreto mo dyan? Hindi ako naligo. I-reveal natin yung sikreto mo. Kasi nga, gagawin natin yan. Gagawin mo uli yan ngayon. Ulitin yung process kasi may bago tayong business. Tinanggal ko t-shirt. Yung mga Sige, isa-isayin natin. Personal. Tinanggal ko
tinanggal ko yung chismis. Chismis may konti pa rin. Joke lang. Hindi, dito na baka lang na chismosa ka. Niloloko lang namin kasi nasa tindahan siya. Di ba yung may sari-sari stores eh? Chismosa na talaga. Ah, talaga. Okay. So, buwasan na chismis. Ano pa? Oo. Nag-focus talaga ako. Inalis ko yung mga... Focus. Yung mga... Pag nag-focus, alisin ang mga... Yung mga bisyo mo, tulad nun, meron ako nilalandaan rin sa sarili ko ng panonood ng Netflix. Ah, ngayon wala na. Ko na siya talaga. Wow, nag-focus ako sa ano, sa negosyo, ma'am. Uh-oh. Tapos habang nag on process tayo, inaaral mo pa rin siya. Okay. Tapos yung mga competitor mo, tama ba 'yun? Competitor. Competitor mo, aralin mo kung saan ka mas lalamang sa kanila. Yun. Okay. Isa-isayin natin, yung nag-focus ka, kapatid. Ito kasi meron ka pang hindi sinabi eh. Natutulog ka ng ano, hindi ka na alas na tulog naliligo. Hindi ka na natutulog, no? Nakaligo ng sapat. Hindi, tsaka yung time mo talaga, answering questions sa inyong inquiry. Yun ang mahirap eh, no? As much as possible, pagka may nag-inquire, sagutin mo siya agad. Lahat, kasi no? Pagka hindi mo siya sinagot, kaya na-delay ang reply mo, parang nawawala na silang gana. Parang lumalabas na wala kang interest. Okay, hindi lang yun. Kapag explain ko lang yun, ha? Mm-hmm. The psychological meaning of that. Kasi pag yung tao nag-inquire siya, halimbawa nagpunta sa mall, ang mindset niyan, bibili siya. Ngayon, pinalampas mo yung pagkakataon na bibili siya. Mm-hmm. Wala na. Na-divert na yung attention niya. Sumagot ka after one day, iba na yung nasa isip niya. Ang focus niya ngayon, manood na ng sine. Ang focus niya ngayon, mag-travel na. Ang focus niya ngayon, nawala na dun sa interest niya to buy. Kasi yan, di ba, pag nasa mall ang tao, pag nasa mall yan, alok na alok, di ba, nagbayad na sa counter, sasabihin pa sa'yo, bumili ka na ng medias box, sasabihin pa sa'yo. O bumili ka na ng ano, bumili ka na rin ng pang shine na sapatos. Kasi nasa buying mode ang tao. So pagka tinanggal mo, inalis mo yung moment na yung pinalampas mo, wala na, hindi na siya buying mode, beast mode. Nagkagalit na siya. So kasagutin agad, okay? Sagutin mo agad, as much as possible. Sagutin mo, replyan mo talaga. Replyan mo talaga siya. Tsaka yung pangalawa, nakita ko sa'yo, yung kasi may existing kang sari-sari store, nag-focus ka muna talaga sa overall, no? Totoo yun, ma'am. Parang... Iwan mo muna yung isa mo pang ginagawa. Okay. Mag-focus ka muna doon. Uh-oh. Tapos, isipin mo talaga kung paano mas kikita yung mga reseller mo kaysa sa'yo. Kasi marami sila. Teka, mamaya, sa client muna eh. Mamaya, ito muna tayo. Isa-isa, organize natin. Okay. So, yun nga, kasi kailangan ng... Dahil bago yung negosyo mo, kailangan niya ng attention. Attention. So, kaya nga sabi ko ngayon, wag muna namin pagsabayin ng car wash at yung t-shirt printing. Okay? T-shirt printing muna kami ngayon. So, kung meron kang sinisimulang negosyo, yan muna pagtuunan mo ng pansin in 4 months hanggang 6 months. Okay? Then, second, isipin mo yung mga kliyente mo. Okay? Kasi dapat win-win. Hindi pwedeng ikaw lang nanalo. Yung kliyente mo natalo. Paano ba natatalo ang kliyente mo? Una, wala silang kinikita masyado. Pangalawa, yung products hindi sila nasisiyan. So yung tiningnan mo rin yung... Okay, nilagay ko yung sarili ko na ako yung bumibili. Mm-hmm. Dapat satisfied ako dun sa bibilin ko. So yung nilagay ko yung sarili ko na ako, nari ako yung bumibili ng item ko. Kailangan, nasihan ako dun sa damit na binibenta ko. And at the same time, kumikita sila. Opo. Oo. Kaya yung kita namin, sinishare namin. At tinitiyak namin, at least kikita ka ng 80 pesos, mga ganon. More than 80 pesos. 100 pesos. Yung kita nila ng mga reseller natin. Okay. So, kami rin, nagkakaroon ng computation. Ito yung kikitain mo. That is to motivate your clients. And yun ang tinatawag na win-win. Kasi ganito ha, sa lahat ng may negosyo, ito sinabi ko rin sa mga business partner ko. Pag yung unang transaksyon natin, ako lang nanalo, natalo kayo, wala nang susunod na transaksyon. Tandaan mo yan, okay? Dapat nanalo ka, nanalo kliyente mo. Huwag lang lagi isipin, ay tutubo ako dito ng 250, dapat 150 lang, pero tumubo ang 250. Natalo naman yung kliyente mo. Wala nang second. Wala nang third. Di ba? Okay, so yun yung second. One, focus. Second, intindihin ang iyong mga alalahanin, ang iyong mga kliyente. At tatlo, tinamalamin mo yung mga competitors mo. Marami tayong competitors, no? Yun, ma'am. Ilan yung mga kakumpit mo sa Facebook? Marami sila. Aalamin mo rin, ma'am, kung ano yung, kung saan. Kalakaran. Kung ano yung kalakaran, tsaka kung yung parang ibibigay mo na yung the best mo. Para hindi na sila pupunta sa iba. Okay. Kasi before sila mag-inquire sa'yo, or after nila mag-inquire sa'yo, mag-inquire sa iba yan eh. Uh-oh.
mag-i-inquire sa iba. Uh-oh. So, yung i-deal mo sa kanila, yung best choice na nila. Uh-oh. Yung ganun. Yun yung tinatawag natin na Blue Ocean Strategy. Yung walang wala kang ka-compete kasi meron kang isang in-offer na hindi in-offer ng yes. iba. For example, eto ah, bigay ko sa inyo, bakit nagtatagumpay ang Angkas, Lalamove? Ang Angkas wala siya. Sabi, 'di ba ang daming Grab, ang daming ano, umibas ng landa si Angkas eh. Ginawa niya, iniwan niya lahat ng yon sa tinatawag nilang Red Ocean Strategy. Nagpunta siya sa Blue Ocean Strategy. Ito yung ikaw lang yung nag-o-offer niyan. Kasi sa amin, meron kami mga deals na kami lang nag-o-offer like may free coaching si Doc, free shipping. Yeah, free shipping. Tapos pwede ka pang mag-return ba? Mag-return. Change ng item. So, ganun ginawa ni Angkas. Si Angkas, kailangan mo siya kasi nagmamadali ka. Okay? Sinagot niya ang solution sa problema mo. Kasi one time nga muntik na akong mag-Angkas kasi meron po akong interview sa radio station na walang nakikinig. yun, ganun. Di ba? So, kailangan mo Angkas. Yung Lalamove. Bakit nanalo si Lalamove? Okay, marami naman LBC, marami ano. Si Lalamove, pag may naiwan kang documents, halimbawa nasa airport ka na, naiwan mo yung passport mo. So, just call Lalamove. So, kukunin niya yung passport mo sa bahay mo, ihatid niya kung nasaan ka man, sa airport or kahit saan. Diba? That's amazing. So, that's ang tinatawag na Red Ocean, Blue Ocean Strategy. So, yung ganun yung ginawa namin. Yung problem mo, pati yung detalye ng ano eh, ng magkano yung bibigay mo sa reseller, magkano kung hindi reseller, binibigay namin. Yung poproblemahin mo pa lang, may solusyon na kay Aling Tisay. Tinuturo mo sa kanila okay. Kung paano nila madidispose mabuti yung ano, yung madidispose agad yung item nila. Yeah. Kasi pag nadispose nila agad yung item nila, of course, o-order sila agad. Okay. Yeah. Kasi yun yung sinasabi natin na iniintindi mo, pati problema ng kliyente mo, sinasagot mo na. You are a solution as a business owner. Diba, tandaan mo, kapatid, pag nagnegosyo ka, isa kang solution dapat, okay? Kagaya si Angkas, si Lalamove, mga solution yan. Diba, pag nalelate ka, pag may naiwan ka, di ko Lalamove, okay? Alright, so, yan yung ano, yan yung mga ano natin, ang tawag dito, paraan, o yung buwan lang na ilalaan mo sa yung negosyo. Kapatid, mag-concentrate ka ng 4 to 6 months sa sisimulan mo ng negosyo. Wala mo nang iwanan mo muna yung panonood the scene, iwanan mo muna lahat ng mga personal na gusto mong gawin, okay? Iwanan mo muna yung kasalanan, di ba? Pati kasalanan, Doc, na eh kasi ang kasalanan, umaagaw ng oras yan eh, di ba? Tsaka pag kasalanan, mas mahaba yung oras kasi magtatago pa kayo eh. Hindi naman kayo pwedeng umistrate ng line. Kailangan umikot-ikot pa kayo sa mga barabarangay para kasi makikita kayo. Doc, ang layo nang iniisip mo. Eh, yan ang totoo. Tsaka magastos yan. Lahat ang kasalanan magastos kasi salib na McDonald's lang kayo, pumunta kayo sa Kubling Kainan. Di ba? Kasi hindi pwede eh. Paano umabot doon? Paano umabot doon? Kasi tinan mo yung mga may sinasama ng kasalanan ng negosyo matagal bago magtagumpay. Nasayang effort, nasayang oras. So, kasama talaga yan. Sabi ko nga, wag tayong lumayo sa ministry. Lagi tayong nagsishare, okay? Ano pa yung gagawin natin? So, yun na tayo, no? Yun na. So, invite mo sila mag-franchise, kapatid. Hi, mga ano, reseller. Magkikita na tayo, kamo. Oo, si Mr. Capis. Hello, sir. Malapit na. Makapunta na. And yung t-shirt printing natin, pwede na tayong tumanggap ng order, reseller na I Can Change Shirt. Oo. Yeah. Tsaka ng mga, ano tawag mo doon sa tagline? Ano? Statement shirt. Okay, so yan. So pwede na, balik na tayo doon sa mga natigil na I Can Change Shirt, sweatshirt, and other items ni Doc. Binabalik na natin ngayon. Huwag na kayong magtampo, pwede na kayong mag-reseller. And kung meron kang school, pwede na rin tayo magtatak ng yung mga t-shirt, P-uniform and other t-shirt. Di ba? Okay, mags. And kukumpletuin na natin to, Mario Sef. Ito. Ano? Mga ID lays. Mag-ID na tayo. Ito na. All in na natin. So, mag-message lang kayo sa amin. Ay, mamaya pa pala. Pwede mag-add. Sa ano sa overrun natin, by magdadagdag na rin tayo ng ano ng mga local product na yung pwede nilang mag-local okay. product. Sa kanila. Oh, pwede naman yun. Allowed yun sa ating sa franchise yun. Okay. Alright? Okay, so Doc, paano ba simula na lahat ng yan? Kung gusto magsimula ng negosyo, you don't know how, kung paano mo gagawin, message ka sa akin, I can be your coach. Pwede tayo mag-usap, okay? Alright, so maraming salamat mga kapatid. Okay, so please share this video sa lahat ng maibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umula dating buhay. Alright, so thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day and let's go! Let's go!